Ngayon po ay darako tayo sa ating sermon. Kung makita niyo po sa ating calendar, kung na-access niyo po yun, ay tayo po ay nasa April schedule, no? Na kung saan pinag-aaralan natin ang mga topics sa umaga na itinalaga, no, sa pangunguna ni Brother Art, na nirecognize ko yung kanyang kasipagan sa pag-set ng mga topics, dahil napakaganda ng pagkakalatag, dahil makita natin yung napapanahon ng mga topics na pinag-aaralan natin. At sa hapon naman ay binabalance ito ng sistematikong pag-aaral ng teolohiya, na ang mga topics naman natin doon ay sinusunod natin yung pag-aaral ng systematic theology, na kung saan habang tayo tumatagal sa pananampalataya, habang tayo nakapakinig ng mga preaching sa pulpitong ito, mas makikilala natin ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos sa systematikong paraan. Kaya po, ngayon ay ating pag-aaralan ang ating preaching na pinamagatang The Passion That Purges. Katatapos lang po ng Holy Week, no? At sinelebrate natin, kahit malayo kami ni Sister Amor, nasa Masbate kami, sinelebrate din namin doon ang muling pagkabuhay. Ito po ay hindi lang tuwing Easter Sunday natin sineselebrate, but every Lord's Day. Dahil ang significance po kung bakit Linggo, unang araw ng Linggo, ang ating panambahan ay ating pinananaligan na si Kristo Jesus ay hindi na natiling patay, ngunit siya ay nabuhay na mag-uli at napagtagumpayan niya ang kamatayan, at dahil po doon tayo nga po ay nangaligtas. So hindi lang po every Easter Sunday ang Pasko ng Pagkabuhay, but we celebrate it every Lord's Day. Kaya po ngayon, tutuloy lang natin, pinag-aaralan natin itong month na ito, yung Passion Week. Pag sinabi natin Passion Week, ano ba yung mga nangyari? Simula sa, kung matatandaan nyo, 2 weeks ago sa triumphal entry ni Christ sa Jerusalem, which is supposed to be tawag dito, Palm Monday, no? Hindi siya Sunday, but it was a Monday na kung saan pumasok si Kristo sa Jerusalem. At ngayon naman, last week ay pinag-usapan naman natin sa pagtuturo ni Deacon RJ ang implication o implikasyon ng muling pagkabuhay sa ating pananampalataya. At ngayon naman po ay pag-aaralan natin kung ano ang ginawa ni Kristo on that week, sa kalagitnaan ng week na yon, na kung saan kanya pong nilinis ang templo. So the topic, the title of my preaching this morning is The Passion That Purges. At ito po ay hango sa aklat ng Lucas, kapitulo 19, talatang 45 hanggang 48. Akin pong inanyayaan ng bawat isa na tumayo at ating pong basahin ng may paggalang ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Muli po, ito ay sa Luke chapter 19, verses 45 to 48. Samahan niyo po akong basahin ito. Ito ang salita ng Diyos. Verse 45. And he entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, "It is written, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people are seeking to destroy him, but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on his words. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makakaupo. Ang aklat po ng Lucas ay naisulat po ni Lucas na isang doktor. Kinikilala po siyang physician, at siya po ay ang kasakasama ni Apostol Pablo, at siya ay nagpatunay o nagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo, at ito po ay nagpatuloy sa pagsusulat niya ng Gospel of Luke, at ang sequel nito, karugtong nito ay ang Gospel of Acts. Makita natin na sa pagkakasulat nito ay naisulat niya agad, at ito po ay pagpapatunay ng mga pangyayari sa buhay ng early church. Ang pagkakasulat po ng Lucas ay pagpapakita po na ang mga Hudyo at Hintil ay parehas pong inanyayahan ng Diyos upang mangaligtas, at ang Ebanghelyo po ay para po sa lahat. At pinakita rin po nito ang pagkabuhay, pagkamatay, muling
pagalibing at muling pagkabuhay ni Jesucristo at kung ano ang implikasyon nito sa mga mananampalataya. At makita rin po natin na sa pagsusulat po ni Lucas ay maingat niyang sinalaysay at binalangkas kung ano ang nangyari sa buhay at ministeryo ni Jesucristo hanggang, sabi ko nga po, ano, kumonekta ito sa aklat ng mga gawa, sa Acts. At ang mga pangyayari pong ito ay nangyari, no? Itong Gospel of Luke, is, ang setting po nito ay sa Palestine or sa along Jerusalem at sa nasasakupang mga bayan nito at kung saan ito po ay napapanahong nasasakop pa ng Imperyong Roma. Kaya makita po natin may mga historical persons na binanggit nagsulat po ng gospel na ito. Ngunit bago tayo tumawid sa galit na pinakita ng Panginoon Jesucristo sa mga tinatawag ng magnanakaw sa loob ng templo, atin munang balikan sa history, sa contemporary history, noong 1966 to 1976, the one decade of cultural revolution in the Maoist China. Pag sinabi natin Maoist China, ito yung China na kung saan pinangungunahan na ng mga komunista at ang kanila pong leader ay si Mao Zedong o si Mao Zedong. At ito po ay nagsanhi upang ang China o ang China ay magbukas sa bagong henerasyon ng kumbaga new bagong order or new world order hindi lang sa kanilang bansa ngunit sa kalakaran ng kabuang mundo. At ito pong tinatawag nilang cultural revolution, ang tinatawag nilang susi ng pag-unlad. Kung saan sila po ay nagplano na linisin o i-purge o tanggalin yung mga unnecessary things na hindi makakatulong sa revolusyon. Kaya po ang mga ang gobyerno na nagpapalakad ng China nung panahon na yon ay nagbigay sila ng organisasyon o nagbigay sila ng pahintulot sa mga organisasyon kagaya ng Red Army o yung mga sundalo at yung mga government officials na hulihin, ikulong at sa mang palad ipapatay yung iniisip nila na o vinuview nila na mga burgis o yung mga nakakaangat sa lipunan na lumalason sa isipan ng taong bayan. So sa history po makita natin na shinut down po ng Red Guards. Pag sinabing Red Guards, ito yung army ng Communist China. Kanina pong shinutdown yung mga eskwelahan at yung mga komunidad na hindi naniniwala o tuluyang yung mayakap sa komunista ay pinapaatake sa kanila. Sinisira ang kanilang mga pananim o ito'y kinokolekta, kinukumpiska hanggang sila'y maghirap. At ang marami po sa kanila ay sabi nga ay nakulong at sila po ay karamihan na torture at namatay. At ang nakakalungkot po dito dahil ang tingin nila sa mga Western idea ay masama at ang tama ay yung Eastern o yung communist ideology ang tama. Kaya po kahit mga teacher, mga artist na yumayakap sa Western culture or ideology ay pinaghuhuli at pinagkukulong at pinapapatay, tinotorture. So dahil po dito, marami po ang lumikas, marami po ang tumakas, pumunta sa ibang bansa, yung iba nagtago sa probinsya, yung iba nangalat na, at marami po ang nasirang mga buhay at mga pamilya. Natigil po ito noong 1976 dahil nakita nila na either na-achieve na nila yung tinatawag na cultural revolution. Wala na yung mga, tawag dito, yung mga elitista na imagine kung ikaw ay meron kang talent for painting, ikaw ang tawag doon, nagpipinta ka, pero ang iyong mga pinipaint ay mga Western na ideas, ang style mo Western, pati yun, huhulihin ka, ikukulong. Kung ikaw ay
matalino, intellectual ka, nakapag-aral ka, ikaw ay lawyer at expert ka sa batas, kahit yun, ay pinipersecute nila, pinipurge nila dahil ang gusto nila, ang manatili lamang ay purong ideolohiya ng komunista at Marxismo. At ang nakakalungkot dyan, hindi po nakaligtas sa persecution o sa purging na tinatawag nila ang Iglesia ng Panginoong Diyos. Marami pong mga Kristiyano in those years, hanggang sa panahon na ito, na sinusupress, na kailangan nilang tanggalin yung idea na mayroong Diyos. At ang pag-asa lamang ng tao ay ang gobyerno na kung saan yun ang kanilang tagapagligtas. Ito po ay nakakalungkot sapagkat hindi lang ito nangyari sa China. This happened also in Russia. It happened in Cambodia's Pol Pot regime in the Khmer Rouge. Ayan, si Sister Amor ay nakapunta doon, no? Nagpunta sila sa mission sa Cambodia, nakita nila kung gaano katindi yung ginaya ng mga Cambodians in purging the society of the intellectuals. Mga teacher, mga normal na tao, pinapatay basta may idea ang mga kaliwa. At milyon-milyon po ang namatay. At nakakalungkot dahil ito'y nagpatuloy right under our noses. Nangyari ito sa isang modernong panahon. Nangyari ito sa kung saan sinasabi natin may lubos na kalayaan. Dahil sa galit nila sa West, patuloy nilang winasak ang buhay ng mga tao. Ngayon po, makita natin sa history at sa present time na halos na-erase ang isang henerasyon o ilang mga henerasyon ng bansang China. At hanggang ngayon, marami pa rin underground na lumalaban sa mapanupil na pangunguna ng mga komunista sa China. Kasama po dyan ang Church ng Panginoong Diyos. Patuloy itong lumalaban at nananatiling nakatayo upang ipaglaban ang pangalan at ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Parehas po ang nangyari sa panahon ni Kristo. Pero ito po ay hindi kasamang isang buong bansa, isang maliit lamang na pagkakataon sa istorya ni Kristo Jesus, ngunit ang epekto po nito ay nakapag-apekto sa kabuuan ng ating history. Ang paglilinis po ni Kristo Jesus, ang purging niya o paglilinis niya, pagtataob niya ng mga lamesa sa templo ng Panginoong Diyos noong panahon na siya'y namumuhay, ay dalawang beses po nangyari. Ang unang pong pangyari ito ay nangyari sa aklat ng Juan in the earliest part of his ministry. Nung siya ay nagsisimula pa lamang, pagdating niya sa templo, nakita niya na ang bulok na sistema ng mga pari, ng mga chief priest at ng mga mangangalakal. At ito ay nakita niya kung gaano kakurap at anong implikasyon nito sa pananampalataya ng mga Israelita. So dahil po dyan, siya po ay nagalit. Kasama po ng galit na yon ay pinakita niya ito sa isang pisikal na pamamaraan na siya'y gumuha ng lubid at ginawa niya itong latigo at pinaghampas niya yung mga nagtitinda, tinaob niya yung kanilang mga lamesa at pinakita doon ang kanyang passion in preserving the integrity of the glory of God in His redemptive work. Kaya po ngayong umagang ito, ang mensahe po natin kung ating isa-summarize ay paglilinaw ng paglaban ni Kristo Jesus sa masamang paraan ng mundo upang kuwain yung glory ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Kaya po, Jesus Christ whipped His way in the purging of the temple of the false way of atonement. Si Kristo po ay nilatigo ang kanyang pamamaraan sa templo upang malinis ito sa maling pamamaraan ng kaligtasan o ng paglilinis. While He got whipped and crucified for the purging of our souls through His atoning sacrifice. Samantalang siya naman ay nilatigo at ipinako sa krus para sa ating ikalilinis ng ating kaluluwa at sa pamagitan ng kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo.
Ulitin ko lang po sa English. Christ whipped his way in the purging of the temple of the false way of atonement while he got whipped and crucified for the purging of our souls through his atoning sacrifice. Gusto ko pong maintindihan natin ngayong umaga na kung paano si Kristo ay very passionate in whipping his way through the tables of these thieves and robbers na nagbebenta ng mga hayop upang magamit sa pagsakripisyo, siya rin naman ay hinagupit. Siya rin naman ay pinahirapan. Siya rin naman ay nakaranas ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Hindi para linisin ang physical na templo, ngunit para linisin ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang una pong punto natin ngayong umagang ito is God will not allow anyone or anything to take His glory from His redemptive work. Hindi papayag ang Diyos, hindi niya papayagan ng sino man o kahit anong bagay na kumuha ng kanyang gloria sa pagliligtas sa ating kanyang mga hinirang. Kaya nga po nakita natin sa istoryang iyon ay hindi siya nanahimik. Pero para mas maintindihan natin, talaga bang justifiable na magaling si Kristo? Talaga bang dapat siya magwala, ipagtataob niyo yung mga lamesa, latiguhin yung mga tindero-tindera? Hindi pa pagpapakita yon na siya ay nawala ng control? Ay sinasabi dapat ang mananampalataya ay may self-control sapagkat ito'y bunga ng banal na Espiritu. Pero bakit si Jesucristo ay nagwala, nagalit? Kung titingnan natin sa ating mga mangbang na paningin, sa ating makataong pananaw, isipin natin, may mali yung ginawa ni Kristo. Dapat na umibig lang siya. Dapat naging pasensyoso siya. Dapat kinausap niya yung mga tao. Dapat siya ay naging gracious. Pero makita natin dito sa panahon na iyon, tapos na ang panahon sa pagpipigil. Ang Panginoong Diyos ay napakatagal na nagtimpi. Napakatagal niyang ginawa ang pagbibigay ng biyaya. And in fact, papaliwanag ko po sa inyo na sa kanyang ginawa ay nagtitimpi pa siya. Nagpipigil pa si Jesucristo noon. Bakit? Sa kanyang pagiging tao, ginamit niya yung kakayahan niyang bilang tao para pagalitan, para linisin ang templo. Ngunit kung kanyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos, nakita natin sa istorya, kung hindi ka babagsakan ng asupre mula sa langit, hindi bubuka ang lupa para kainin ka, hindi ka kakagatin ng ahas, hindi ka uuurin kagaya ni Herodes, grabe po yung pagtitimpi ni Jesucristo. Dahil alam niya ang tuluyang paglilinis ng templo ng Diyos, ang tuluyan na pagtatanggol ng Ebanghelyo, ay hindi lamang matatapos sa paghahagupit at pagtutumba ng mga lamesa, ngunit sa kanyang pagbibigay ng kanyang sariling katawan upang gamitin, malinis ang kasalanan ng sangkatauhan, mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Kaya kapatid, nais ko kayong dalihin sa bagay na ito na ating kailangan maintindihan. The temple was made for worship and its centrality was the sacrifice. Yung templo ay ginawa para sa panambahan ng Diyos. Ito'y tinatag, itinayo ng unang-unang hari na nagtayo ay si King Solomon, na ito'y pinaganda. Ito'y winasak ng Diyos sa parehas na kadahilanan na kanilang sinalaula ang templo ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, ito muli ay naitayo sa pamagitan ng mga propeta. At sa pagkakatayo nito, nakita natin, hindi pa rin nagbago ang tao. Hindi pa rin nagbago ang mga Israelita na dapat ang sentralidad ng pagsamba sa templo ay ang sakripisyo. At ang sakripisyo na yun, pagpapatunay ng tao ay makasalanan. At biyaya ng Diyos na sa loob ng isang taon, may pagkakataon na maituwid nila, panandalian ang kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng buhay ng isang hayop. Ito po ay nakita natin na pinangungunahan ng mga pari.
So the temple was made for worship and its centrality was a sacrifice, but the priests and the merchants turned it as the center of demonic commerce. The chief priests, the businessmen, turned it into a place of demonic commerce. Isang sentro ng maladimonyong komersyo. Anong binibili nila? They're buying their way to salvation. They're buying their atonement. Sabi po ni David Guzik in his commentary, who in cooperation with the priests cheated visitors to Jerusalem by forcing them to purchase approved sacrificial animals and currencies at high prices. In the Day of the Atonement, hindi naman lahat may alagang hayop, pero sila ay nakakapagsakripisyo para sa kabayaran ng kanilang kasalanan sa pamagitan ng pagbili nito. Wala naman sanang mali. Dahil yun ay binili mo at sa'yo na, property mo na yun kung hindi ka nag-aalaga ng hayop. Pero makita natin, ito'y pinagkakitaan. Prineshohan ng malaki at ang masama nito, itong komersyo ay ginagawa mismo sa templo. Parang hindi sa holiest of holies, the place. Maring sa courts lang ito nangyayari, pero hindi ganun ang disenyo ng templo ng Panginoong Diyos. Makita natin na instead na sila ay nananampalataya na itong bagay na ito, itong hayop na ito ay ginagamit ng Diyos sa ikalilinis ng kanilang kasalanan sa loob ng isang taon, ang pananalig nila ay mahalang pagkakabili ko dito. At ang nagbebenta naman ay sasabihin, aba, ito'y kalidad, walang batik, walang sakit, maputi, purong-puro, pwede mong ialay, tatanggapin to ng Diyos. The sellers were making the standards or sila ang nagsiset. They're setting the standards kung ano ang tatanggapin ng Diyos. Habang ang mga bumibili naman ay nananampalataya sa kanilang kakayanang bumili, sa kanilang binili, at yun ang naging standard ng paglilinis ng kanilang kasalanan. Nakakalungkot because this has been happening since the temple was erected again. Ito na naging kalakaran for hundreds of years until Christ came. So imagine yung patience. Let's talk about self-control. Let's talk about patience. Kaya nga sabi ko, kung ginamit lang ng Panginoong Kristo yung kapangyarihan niya as God, walang matitira kahit isa. Pangalawa na is kung ipunto, this is our sub-point for point number one. Part of worship is prayer, which should reverberate from the temple courts and the walls and not the noise of the merchants selling atonement to people. Ang panalangin ang dapat naririnig sa bawat bibig ng nandoon sa templo ng Diyos mula sa mga pag-e-echo ng panalangin sa pader hanggang sa kalabas-labasan. Bakit? In one commentary, makita po natin dito, sabi po, Mark's record contains the more complete quotations of Jesus in reference to Isaiah 56 verse 7. Sa Isaiah 56 verse 7, dun ginamit o dun kinuha ni Kristo, kinu-quote niya, yung statement na ito, my house shall be called a house of prayer. Sa binasa nating teksto kanina, ang sabi po, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. Pinaraphrase ni Christ, but the whole quotation goes like this. My house should be called a house of prayer for all nations. Para sa lahat ng bansa. The point was that Isaiah prophesied that Jesus demanded that the temple be a place for all nations to pray. The activity of all those who bought and sold in the outer courts made it impossible for any seeking Gentile to come and pray. Dahil ginawa na nilang palengke yung outer courts na dapat doon yung mga hintil, the other nations,
ay doon na lamang mananalangin, hindi ito mapangyayari sapagkat ang ingay, nagtitinda lahat. Ito'y naging pugad ng mga magnanakaw. Eh makita na lang natin ang galit ng Pinong Diyos. Nakita natin yung kanyang passion for the glory of God. It's not just an anger against these thieves, these robbers, but it is for the glory of God. So we must take note that Jesus Christ's sacrifice on the cross allowed the thief to be part of His kingdom. Hindi lang sa galit niya sa mga magnanakaw, ngunit nakita natin yung ginawa ni Kristo na pagtataboy ng mga magnanakaw sa templo, pagpapakita ng passion niya in purging evil from the house of God. Sinabi niya in other parallel verses, it should be a house of prayer for all nations. At chinalenge niya yung mga chief priest nung sinabi niya, subukan nyo, gibain ang templong ito at itatayo ko ito sa loob ng tatlong araw. Hindi ito naintindihan ng mga chief priest, ng mga tao. Sinabi nila, napakayabang mo. This temple was erected in 40 years and you're saying 3 days lang itatayo mo? Sige nga. He was not talking about the temple because there will be a transition from the physical temple in Jerusalem to the temple of the body of Christ, which is being built as Christ is the chief cornerstone. Now it's being built. Nakita natin, sino yung isa sa mga una na naging brick, naging bato, na naging miyembro ng katawan ni Kristo. These are the same people that He hated. When He was stretching His arms on the cross, dying, may dalawang magnanakaw. And these two robbers are identified as also as the same sin na nandoon sa templo nagbebenta ng atonement for people. But yet Christ, in His love, in His mercy, He saved that thief, the other one. Bakit? Nakita natin, Jesus Christ, sacrificed on the cross, allowed that thief to be part of His kingdom, to be part of His body. The key is the inner cleansing of the work of Christ. Yung inner cleansing ng ginawa ng Panginoon sa Kristo in the heart of the thief that made his profession true. Nung sinabi niya, ako'y isang makasalanan. Tayo, sabi niya doon sa kasama niya magnanakaw, makasalanan tayo. Dapat lamang tayong ipako, dapat lamang tayong mamatay. Ngunit siya ay walang sala. At sinabi niya, Panginoon, huwag mo akong kakalimutan sa iyong paghahari. Grabe yung profession na yun. Instead of speaking lies, ang magnanakaw, sabi, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sinungaling yun eh. Pero God in His work through the gospel, there was an internal cleansing, the purging of sin. Grabe yun, in real time. Nangyayari habang nakapako sila, hindi pa namamatay, naliliping at namubuhay muli si Kristo. Anong sinabi ni Kristo sa kanya? O, magpabautismo ka muna. Magpakabait ka muna ha. O, kailangan maging membro ka muna ng iglesia. Hintayin mo muna, hindi ka pa pwedeng mamatay. After a few days, magtatatag ang Church of Jerusalem, magpamiyembro ka doon, magpabaptize, and then die. Yung ba sinabi ni Kristo? Hindi. Right there and then He said, you will be with me in paradise. Makasama kita sa paraiso. Grabe yung galit ng Diyos. Pero grabe din yung kanyang habag. Yung pinanggigigilan niya mga magdanakaw na pinaglalatigo niya. These are the same people who whipped Him and crucified Him and condemned Him to death. Pero pinakita niya ang kanyang pagliligtas. Isa lamang halimbawa yung magnanakaw na yon. Pangalawang punto po natin yung magang ito. Nakita natin sa text, basahin ko po muli, in verse 47, and He was teaching daily in the temple. Siya ay araw-araw na nagtuturo sa templong iyon. Sipin mo pagkatapos ng linisan, no? Linis niya. Hindi siya araw-araw naglinis. Bakit? Eh, isang
araw sa isang taon lang naman yung atonement, the Day of Atonement. So doon ang pangyari, natanggal niya yung mga hindi dapat naroroon at siya ay nagturo pa rin ng salita ng Diyos. Siya ay nagpatuloy sa pagtuturo. So every Lord's Day, sa panahon natin ngayon, Jesus continues His public work of teaching. Nagtuturo pa rin ang Panginoong Diyos. Sa paanong paraan? Through His under-shepherds. Sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang, ng mga elders, pastors, teachers. To His flock who are attentively listening to Him. So if you profess to believe in God, yung sabi natin, tayo nanampalataya kay Diyos, sa ating Panginoong Diyos, hindi lang tayo tagapakinig, ngunit tayo ay taga-sunod ng kanyang salita. So simula ngayon, ay simula nung panahon na si Kristo ay nagturo sa templo, hindi natapos ang kanyang pagtuturo. Hanggang ngayon nagtuturo siya, hindi man si Kristo mismo ang literal na nandirito nag-preach, pero ang kanyang salita ay patuloy na naihahayag sa sangkatauhan. Nice kung makita natin, maintindihan natin that Christ did not stop at purging the temple from evil. Hindi siya tumigil doon, but He filled the temple daily with the teaching of His word. Napuno ng ingay, ng pagtitinda, ng komersyo, ang templo. Ito yung nilinis niya, ngunit hindi siya tumigil doon. Hinayaan niya na may hayag ang salita ng Diyos araw-araw. Ganon din sa ating iglesia, sa aking pagtatapos. Tayo na inilinis ng Panginoon. Tinayo na niya muli ang templo sa kanyang katawan. Sabi niya, after 3 days, I will build this temple and it's built. It will never be broken down again. Hindi na ito muli mawawasak. Ngunit ito'y patuloy na lumalago, lumalaki. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso, sabi niya, being built in the foundations of the prophets and the apostles and Christ as the chief cornerstone. Being built together as a building, as a temple, sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ngunit hindi natapos yung mabuting gawinawa ni Kristo, nilinis niya. Kailangan may ipapalit na mabuting gawa. At ang paghahayag at pamumuhay sa salita ng Diyos ang dapat nating gawin. Bilang hamon ngayong umagang ito, iwanan ko po ang tanong na ito sa inyo. Do we make worshiping and giving God glory our priority? Ginagawa ba natin ang pagsamba at pagbibigay ng glorya sa Diyos ang ating prioridad? Kagaya ng ginawa ni Kristo, His passion, it was not a passion of anger just to hate yung mga sinners, no. It was more than that. It was a passion for the glory of God. It was a passion to make sure yung glorya ng Panginoon na hindi maagaw ng kahit sino nagtitinda, nagpepedal ng false gospel or the false atonement. Pinaglaban ito ni Jesucristo. Kaya nais nating makita, maintindihan natin na dapat nating gawing prioridad ang pagbibigay ng glorya sa Panginoon. Manghiram tayo sa Westminster Shorter Catechism. What is the chief end of man? A man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. We cannot enjoy God when sin is present. We cannot enjoy Him with the heart na nagnanakaw sa Diyos. Bakit sinabi niyang ito'y lungga na magnanakaw? Dahil ba sa mahal na mga presyo? Hindi lamang yon. Dahil ninanakawan nila ng glorya ang Panginoong Diyos. Kaya tayo bilang mananampalataya, we should be like Christ in passionately defending and purging the sin and defending God's glory and honor. Believers, I urge you, purge the idols and the alternate forms of worship in your heart. Ating iwaksi, durugin natin ang ating mga Diyos-Diyosan. Maging ang iyong ibang paraan ng pagsamba sa Panginoong Diyos. May tinakda ang Diyos na panambahan, doon mo siya sambahin. We are called to gather together in the Lord's Day to worship the King of Kings and Lord of Lords. Then be here.
Let's worship the Lord together the way He wants us to worship Him. Believers, not only destroy your idols or purge your idols from your heart, but replace ungodly works with the good works that God has intended for us to do. May hinanda ang Panginoong Diyos na mabuting gawa na dapat natin gawin. As mentioned in Ephesians chapter 2, that we are God's workmanship, masterpiece. At may hinanda siya na dapat natin gagawin. So hindi lamang enough na mag-repent tayo sa ating mga kasalanan, talikuran ng kasalanan, that meron tayong gagawing pagsunod sa kalooban ng Diyos upang gawin ang mabuting gawa. And lastly, believer, have an awareness of giving God the glory in everything you do. Whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Believers, it takes a conscious effort to give God the glory. We should not be passive. Hindi lang yung todo pasa lang tayo. Basta ito para sa Panginoon. No, we make it intentional. If you're working, then do it with excellence. Kung ikaw ay nag-aaral, galingan mo mag-aral. Kung ikaw ay gumagawa ng mga kahit anong bagay na produktibo sa buhay mo, gawin mo to para sa Panginoon, lalong-lalo na sa panambahan ng Diyos in the Lord's Day. Let's give Him the most and the most glorious worship that we can give. To the unbelievers, repent of your sins or you will be permanently driven out of God's presence. Hindi mananatili ang kasalanan sa presensya ng Diyos. Kung paano pinagtabuyan ng Diyos yung mga magnanakaw sa templo, tutuloy ang pag-purge ng Panginoong Diyos sa kanyang katawan. Kung ikaw lamang nagpapanggap bilang mananampalataya, the Lord will purge you from His church. So repent. Believe in the finished work of Christ on the cross. Because that's the only way to salvation. Walang ibang paraan makapagligtas sa iyo kundi ang natapos na gawa ni Kristo. Kaya manampalataya ka. Makinig ka sa salita ng Diyos at ito'y ipamuhay mo. Sabi, don't just be hearers of the word, but be doers. At pag sinabing doers, repentance is a command. So I urge you, if you're still unbelieving, hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, don't do it tomorrow. Don't do it next week. Do it now. For tomorrow may be your last. Let's all bow down in prayer. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, ang pagtatanggol ng iyong glorya. Nakita namin, Panginoon, sa iyong anak na si Kristo Jesus kung gaano niya ka-passionate na pinagtabuyan ang mga magdanakaw, yung mga nagtitinda ng kaligtasan sa templo. Ito ay precursor lamang, pagpapakita lamang kung paano rin kayo maging passionate o Diyos sa paglilinis sa aming kasalanan. And ultimately, the passion of Christ was displayed when He died on the cross. Kaya kami nagpapasalamat o Diyos dahil sa biyaya ninyo, kami ay tumanggap ng kaligtasan sa pamagitan ng kamatayan, pagkalibig at muling pagkabuhay ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ngayon, tinatamasa namin ito. Kaya marapat lamang, Panginoon, nasambahin namin kayo sa tamang paraan. Pagpitagan namin ang iyong presensya, ang iyong glorya, Panginoon, na maibigay namin ang pinakamainam na pagsamba, that we may safeguard yung glory mo, Panginoon, sa aming mga buhay, na hindi namin ito nakawin, Panginoon, ngunit maibalik namin sa iyo lahat ng papurit para sa salamat. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag. Patuloy ka namin sasambahin at pupurihin sa natitirang oras ng araw na ito hanggang sa buli mong pagbabalik. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.